And I'm Mike Macrohon, so sa mga hindi po nakikilala sa akin. Alam mo, ang maganda po sa company ito, natutunan ko yung values na kapag marami na yung pera mo, dapat hindi akit ang pera mo sa ulo mo. Ang ganda po na naging journey ko kasi hindi lang po ako yung sumaya eh. Ang dami ko pong nahawahan. So nakita ko yung strength ko. Sabi ko, kaya kong humawak ng tao, kaya kong magpayaman ng iba. Kasi I know my heart. Alam kong gusto ko na iangat ang antas ng buhay, lalo na ng mga kaibigan ko. Yung opportunity na binigay sa akin ng company ito ay labis. Naging eyewitness ako ng empowered consumerism, paano nagsimula. Hanggang lumaki po ito, na lumaki. Sa 15 years na ito, napatunayan na natin lahat, ang tanong, what's next? So ito na po yung next. Yung OBI, nung narinig ko yung konseptong ito, nung mini-meeting pa kami ni Docket, hindi pa naglo-launch, parang idea pa lang. Sabi ko, salamat sa Diyos, may isang tao na ganito yung puso. Nag-iisip ng vertical integration sa loob ng kanyang negosyo. Lalo nung narinig ko kay Docket, sabi niya, kilala niyo ako, hindi ako papasok sa alanganin. Ang ginawa ni Docket, sige, para ito sa mga old distributors, na lalo na kung may pinoprotektahan ka ng bahay, may pinoprotektahan ka ng sasakyan, mga properties. It's about time na ang distributor mo matuto na isecure ang kanyang sarili. At yun po yung nakita ko. Sabi ko, ang linaw sa akin. Sabi ko, ano man mangyari sa akin? Siyempre, ako yung head of the family. Ako yung kumikita ng malaki. So, isang ganun lang yan. Possible na hindi magawa ito ng kapamilya ko. Tulad ng yung kung paano ko effective gawin ang negosyo nito. So, kung hindi ako covered, hindi ako insured, paano na? So, mauubos din yun. Para itong baha na ang lakas ng ng current, ang lakas ng wave. Kapag hindi ko to sinabayan at against ako din na mahihirapan. Sabi ko kung anong direction, basta kung anong direction ni Doc Ed, anong direction ng management, embrace natin. Alam mo, prior to August 15, ang dami ko ng pay-in, ang dami ng gustong kumuha ng coverage. As in, ang dami. In one week ng pag-launch pa lang ng OBI, kumita agad ako ng 6 figures. At lumulobo pa siya ng palobo ng palobo. Yung aking 100% na OV talagang ginagawa, Orbis Victus talagang ginagawa, lima po sila na linya. Nag-create ako ng mga bago. Kasi whether you like it or not, sa mundong ginagalawang natin, meron kang mabibigyan na opportunity na hindi talaga para sa direct selling, kundi sa protection industry. At kailangan tanggap mo yon. Ako, meron akong nabuo ngayon team, lalo na yung Mindanao, nagulat ako sa result. Kasi ang naging sales nila from October 1 up to now, nasa 3 million na. At counting po yan. Kasi everyday, hundreds of thousands ang nakocover nila. Sobrang saya ko na ginagawa ang Orbis Victus. Bakit? Ang dami kasing leader na sumulpot ngayon. Na nung diniscuss ko OBI, parang nagningning ang kanilang mga mata. Para silang mga anghel na bigla na lang bumaba mula sa langit at dumating po sa buhay ko. Sabi ko, ano pa nangyari sa akin? Meron kaming kinreate na bagong grupo sa leadership po ni Mr. King Fortuna. King Fortuna is a businessman from Davao. Si Mr. King Fortuna ay meron ng team, Alta Volare International. Yung Alta po is fly and Volare is high. May karapatan na po tayo ngayong lumipad na mataas. Ang good news, sure na sure ako, may kukuha ng millions sa mga bagong binubuo kong group. And then, yung mga natutulog na, yung mga nawala na ng pag-asa because of pandemic, alam mo, ang dami naming nabuhay. And then, nagpapasalamat, may bagong industriya na ganito. At ang pinakamasaya po, sa totoo lang, sabi ko, saan ka naman nakakita? Dalawang company, ini-embrace mo sa iisang marketing plan, nakikita ka. Sabi ko, Diyos ko, salamat talaga, Doc Ed, salamat. Talitalino mo. Yung saya ko ngayon, kasi alam ko, ang dami-dami ko lalo matutulungan. May mga leaders ako na bago ngayon. Si Corina Bauter, yan. Si Mon Marasigan, lalo na ngayon, nag-evolve lalo. At si na Doctora Pearl, first week pa lang ng pag-open itong Orbis Victus, pumunta na rito sa head office.
bumili ng kalahating milyon na coverage. At lahat ng empleyado niya ang pinagko-cover. So nakita niyo yung puso na kailangan ang mga tao ko ay i-cover ko rin. Kasi part yan ng pamilya ko. Hindi, ang dami pa pong sumisibol ngayon. Sa grupo po ni Mylene Bago, o grupo po ng Japan ko, sina Kevin na from London, sila po yung kumikita ngayon. Kanina lang sa chatroom namin, may nagsabi doon, salamat sa mga poging upline. Oo, ganun sabi ko. Ako yun, ako yun. In 1 week time, umita ng 100,000. Nako, meron pa pong mga kasunod na mas malulupit. Halimbawa, sa tulad ni Sus, si Jess Villera. Today alone, meron siyang sales na 770,000. Kasi 11 Max Victus. Isang napakalaking-laking negosyante na ang daming empleyado, ikukuha niya lahat. Gusto niya i-secure ang mga managers niya. At marami pang sumunod doon. Sina Ate Prima, nako kung kilala niyo lang po. Mga milyonarya po sila. Sa mga distributors at mga partners ko sa Empowered Consumerism, nandito na po ang vertical integration ng company ito. Sabayan po natin. Kasi totoo po, ako 100% niyakap ko po agad ang Orbis Victus. Ano po yung naging effect sa akin? Nadagdagan po ng almost 80% na, 80% ng existing income ko galing sa OBI. Ang effect po, lalong sobrang dumami akong natulungan. Again, I'm Mike Macron dito sa Orbis Victus International. In everything we do, we think of you.